Hi, magandang hapon o magandang araw ulit. Magluluto tayo ng chicken. Hindi ko alam tawag dito eh. Basta chicken siya na with ano. Hindi ko alam tawag dito eh. Naluto ko na to. Parang lutuin ko lang siya ng ano. Ng kung ano-ano lang. Basta chicken siya, maraming bell pepper. Ay, may bell pepper. May bawang at saka maraming sibuyas. Yan. Marami siyang sibuyas. Lagay ko na yung madaming bell pepper ay sibuyas. Dagdagan ko siyang mantika kasi konti lang ang nilagay ko ba, eh hindi naman kahit non-stick to, hindi naman pwedeng kunti lang ang mantika dahil magigisa ng mga ricado. Kailangan maluto muna itong ano ko, sibuyas ko, konti. Tapos ilagay ko na yung ano, yung sauce ko is oyster sauce. Oyster sauce yung gamit ko, tapos toyo. Nalagyan ko siyang kunting ano. Gawa tayo ng ano, yung pang sauce ba. Tapos, pagkalagay ko ng ano, ng sibuyas, mga ilang minutes lang, nilagay ko na yung chicken. Minarinate ko lang siya sa kunting ano, harina o cornstarch. Kunti lang, tapos minarinit ko lang siya, tapos paminta. Daming sibuyas, no? Papupo. Paano-anuhin ko muna siya. Papupulahin-pulahin ko lang siya. Tapos titikman ko yung ano, yung sauce. Pasok siya sa banga. Sarap ng lasa. Tapos, lalagyan pa rin natin siya ng paminta. Ginisa-gisa ko muna siya mga bi. Ito yung itsura niya mga bi, oh. Ang sarap siguro nito. Ngayon ko lang ko, naluto ko na ba ito? Parang hindi pa eh. First time ko siya. Alam nyo ba na pag namamalengke pa lang ako, alam ko na kung anong lutuin ko. Pag namamalengke, mag-grocery ng ulam. Alam ko na kaagad yung mga ano, yung luto na gagawin ko. Yung naka
na malingki habang nag-grocery pa lang ako, nakaplano na lahat yung mga lulutuin ko. Kasi ayoko mamoblema ba yung pinoproblema mo pang anong luto. Kaya yung mga bibilihin ko, yung alam ko na na anong klaseng luto ang gawin ko. Ganun ako mamamalengke. Para hindi masayang ba, bibili ka, tapos hindi mo na maalam kung anong luto ang gusto mo. Diba? Kaya kailangan, pag namalengke tayo, ang sarap ng amoy, promise. I love the smell. Tapos I put ano, little bit water. Nalagyan ko na siya ng mga ng sauce, mga bi. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Chicken with onion and bell pepper. Hindi ko alam tawag dito. Basta drip-drip lang tong luto-lutuan na to. Ang lakas ko mag-trip magluto-luto eh. Tingnan niyo mga bi. Ilagay ko na rin yung ano. Lagay ko na yung bell pepper. Tapos ano? Dinagdagan ko siya ng paminta, mga bi. Lagyan ko siya ng ano? Meron akong ano ba? Yung ano ba tawag nun? Yung ano pang pabango sa pansit. Pansit pag nagluto ka. Pinchay. Kaso, konti lang, ginupit-gupit ko lang para mabango ba? Pang pabango-bango lang, mga bish. Alam niyo ba, pag nagluluto ako, hindi talaga ako ano. Yung gusto ko kasi, yung kakainin ng asawa ko, maiba-iba ba? Yung parang kakain din siya sa restaurant. Parang ganun. Kunti lang yung bill ko kasi 20 pesos nga, liit eh. Kunti lang yung bill ko, dapat marami ko eh. Para masarap tingnan. Parang maano ka ba? Matatakam. Yan. Wow. Mamaya na yan ulit. Dito muna tayo. Chikahan muna tayo. Ay, hindi na. Mamaya na ako maghugas kasi para sabay-sabay na. Kasi mag-iinit pa ako ng ulam. Ulam ni Yuri. Ay, ulam ni Yuri. Hindi ko na initin. Initin ko na lang pala.
dito ko na to isa. Hindi kasi pwedeng walang sabik-sabik kasi puno yung ano. Ay, ganun pala. Ang sarap ng lasa, mga B. Ang sarap niya. Ang sarap kaya. Hindi siya joke, mga bish. Mga bebe. Kung gusto nyo maiba-iba lang. Yung binibili ko kasing chicken, yung ano ba tawag doon? Yung sa ribs na, ano na, pag sa grocery, yung wala na siyang tinik. Wala siyang buto. Ang sarap niya. Ito yung tsura niya, mga bio. Ang sarap, promise. Ang sarap. Di ako nag-joke. Ganun ko nga yung sauce. Yung ano, yung sibuyas dumikit kasi. Sayang, mahal pa naman yun. Alam nyo yung sibuyas na puti, isang ganun lang. 50 pesos? Oh my God! 50 pesos, mga B! Oh my God! Kung hindi ka marunong talaga mamalengke na ano, nangay! Nangay! Grabe ang madugo presyohan natin ngayon, no? Thank you.
Yun, luto na mga bi. Luto na yung chicken. Ayan na siya. Anong tawag dito? Chicken na may ano, maraming onion, tapos bell pepper. Hala, ang dami. Ay, kasha na to. Ang dami nito. May ulam pa ako bukas. Di kasi namin ito mauubos eh. Sobrang dami niya mga bi. Sayang yung sibuyas. Ang mahal-mahal eh. Wait lang mga bi ha. Nagkalat kasi eh. Umano eh. May kumalat eh. Uy, yung mga ano ba? Para hindi ka mamumblema sa mga lutuin habang namamalengke ka pa lang. Dapat alam mo na yung kung anong klaseng luto yung ano mo lulutuin. Kasi ako ganun na ginagawa ko ngayon eh. Pag namamalengke talaga ako, pang isang quincenas or isang 15 days kasi kami eh. Hindi kami linggo-linggo. Minsan lumalabas kasi bibiling gulay. Hindi naman pwede ang gulay na magtagal, di ba? So, ano, bibili kami. Linggo, lalabas kami. Minsan, pagka parehas niyan, kahapon, hindi siya pumasok. Ayan na siya, oh. Luto na yung chicken with onion and bell pepper. Tapos yung sauce niya, oyster sauce at saka ano, toyo na may konting ano, maraming paminta, hindi pala konting paminta, maraming paminta. Yun. I-prepare ko na dito sa table para pagdating ng isa, kakain na kami. Kasi maaga kami maghapunan dito eh. Maaga talaga kami maghapunan kasi dapat kasi pagka ano, alas 6, bago mag alas 6 or alas 6, kakain na tayo ng hapunan. Natutunan ko yan eh. Bago mag alas 6, nakakain na dapat o alas 6. Mahilig kasi ako mag-research ba. Yung mag, ano, magkinig sa mga advice. Mga payo-payo, mahilig ako doon. Kaya makikinig ako. Gayahin ko kagad kung ano yung nalalaman ko. Pinagaya ko talaga siya. Tapos mahilig ako sa mga ano, pang diet na pagkain. Pero nag-diet ako pero matakaw ako. Yun ang problema ko eh. Nag-diet ako pero matakaw ako. So bukas may ulam pa kami at saka magluluto na lang ng korte. Konti na lang lulutuin ba? I have to apologize to you, boy. I'm so sorry for the way for every instance na. Yun, tahimik na. Natahimik ka, kadaldalan ko, no? Magpapakain pa ako ng mga ano eh, mga anak ko. Process.
Sobrang init, no? Alam nyo bang dito sa loob ng bahay namin, sobrang init, diba? Pag lumabas ka dun sa labas, ang hangin. Yung hangin, gumagano. Lumabas kami, may tinignan kami sa labas ni Yuri. Tulo yung ano ko, pawis. Malapit na mga bi. Malapit na ako matapos kasi magagayak lang ako ng ano. Pakainin ko muna yung mga pusa ko mga bi. Heto yung ano nila. Huwag yan kay lalayan. Oo, kain na. Pinapakain mo na para hindi mangingay. Kasi ganitong oras talaga, kakain na yung mga yan. Ito, iinitin ko rin yung giniling niya. Yung kay Yuri, atay na muna kasi ano yung ulam niya kahapon eh. Manok, fried chicken yung ulam niya, di ba? Nakalimutan ko kanina ba? Sabi ko, akala ko Thursday ngayon. Friday na pala, oh my God! Hihirap ang matanda na. Nakakalimot na. Ay, may iba tayo ba? May iba tayo. Yung kanina may napanood ako ng vlogger. Sikat yan sila. Teka lang, magsibiyang sila. Also available in Big Box. Nido Jr. The use of milk supplements was only upon the advice of a health professional. The teka lang, magsibiyang mo na ako nila. Dangerous to your child's health. Sikat silang vlogger ba? Nag-aaway yung ex-husband niya, tas nandun yung anak niya. Nakakaawa yung mga bata na
maghihiwalay yung mga magulang. Tapos pag mag-aaway-away may problema, nakakaawa. Alam niyo ba kung sino ang nakakaawa? Yung mga bata, promise. Kaya bago pa yung magpamilya kayo, yung bang ano, sikapin niyo na hindi masira yung pamilya niyo kasi ang nakakaawa. Totoo to, kasi na-experience ko to eh. Lalo na yung papiliin yung mga bata, kung kanino sasama. Madala ng anak nyo yan. Takot na yung pag yung anak nyo lumaki, magkaroon siya ng phobia na paano kung magkapamilya ako. Totoo to, totoo. Ako ayoko talaga dating magkaanak na ang iniisip ko dati, paano kung hiwalayan ako ng ito? Paano ako? Paano ang bata? Saan mapupunta? Kaya ko ba? Yun yun lagi kong inaano yung tinatatak ko sa utak ko na baka mamaya maparehas to sa amin. Hindi to ano, yung pinagdaanan namin dati na naghihiwalay yung mama at si papa. Tapos, hindi naman nagkasuhan sa attorney, barangayan lang. Okay, yung ganun lang ba sa barangay? Yung papiliin yung mga bata, o kung saan mapupunta, syempre, di ba ang hirap? Kawawa. Iba talaga ang ano, pamilya na buo kaysa magkahiwalay-hiwalay. Totoo yan. Naawa ako kanina sa bata. Tapos tinatanong siya ng mama niya. Nahingi ng sorry yung mama. Sorry anak. Sabi ng bata, okay lang mama. Tapos parang yung bata, yung mama pa niya yung iniintindi. Naiyak ako doon eh. Yung ano na yun, ang gulo na yun, yung umiyak yung mama. Tapos yung bata, tapos yung tinapit niya, tapos pagkabandang-bandang huli, mura, para na silang okay ba, nagtatawanan silang dalawa. Maawa ka sa bata. Totoo talaga to, nakakaawa. Tatandaan nyo kapag kayo magpamilya. Nakakalungkot isipin nyo. Napanood ko lang yun, naawa ako. Sad talaga, sobrang sad. Pero sana maging okay yung ganun din. Kasi marami naman kasing ano na kung hindi na talaga magkasundo, di ba, bakit pa magsama? Pero isipin din ninyo yung mga bata. Paulit-ulit yung iisipin yan, yung mga bata. Mga bata talaga, wala na kayong pakialam sa sarili nyo eh. Yung mga anak nyo, yung dapat, mga anak nyo, ang isipin nyo palagi, paano mga anak nyo, anong naramdaman nila. Kaya yun, naawa lang kasi ako. Nakakaawa yung mga bata na pagka naghiwalay ng mga magulang. Mga bata ang natatamaan. Yung away ng magulang, mga bata, madadala nila yan. Sa paglaki, magkatakot siya, matatakot siya na paano kung mag-asawa ako. Totoo yan, mulang biro. Yung mga na-experience nila yan ngayon, tatatak na yan sa utak nila eh. Tatatak yan sa utak nila. Kasi kuhanan nyo lang ng ano ha, sample sa akin. Takot ako na, naku, baka maghiwalay kami, paano yung magiging anak. Yun talaga yung tumatak sa isip ko. Baka hindi ko kaya na magpalaking mag-isa. Eh medyo, di ba alam nyo namang maldita nga ako. Takot akong makakaroon ng karelasyon na magkaroon kaming anak. Yun lang. Dito tayo kasi maingay yung TV. Yun lang, nakakaawa yung bata. Bata talaga, tatandaan nyo. Akala nyo okay lang sila, sabihin lang na okay lang. Paglaki-laki niyan, nakatatak mo yan lang sa utak nila yung nangyayari sa inyo. Nakatatak yan. Nakatatak yan sa utak nila na ano, ganong nangyari sa family ko.
nakita ko kaso sa bahay na hindi mo nakasunod. Sige, thank you mga B. Thank you. See you next time. Sa maniwala ko, hindi. Bye. Magagaling yun. Love yan. Ako siya mismo. Ang inaalayan.